guys! Hello! Welcome again to my channel. Itang inyong Chang Ami Perez na buwabati sa inyo ng isang magandang araw sa ating lahat at maging safe sa ating kusaman tayo naroroon sa mga time na ito. Ayun guys, may isi-share lang ako sa inyo, di ba? May isi-share ako sa inyo about sa nangyari sa akin in this week na medyo hindi kagandahan. Ayun, so may kanya-kanya tayo opinion kung paano or maniniwala tayo sa mga ganito, yung pandemic na nangyayari ngayon dito sa mundo natin. Kasi nga, para sa akin kasi parang hindi na ganun kapanipaniwala ang mga nangyayari. Kasi iba parang, alam nyo na. So para sa akin kasi, share ko lang kung bakit ko nasabi yung ganito about sa COVID na ito o sa pandemic na nangyayari ngayon. Ang nangyari kasi sa akin is the day before na magpa-swab test ako, inilagnat talaga ako. Masama na yung pakiramdam ko na mabigat na yung buong katawan ko. Nakala mo eh, nakipag-boxing ako. Nakala mo eh, nagbuhat ako ng mga, naging kargador ako. So, ayun ang nangyari. So, feeling ko ganun ang katawan ko. So, the night na matutulog na kami, nilagnat ako ng 39. Kasi sabi ko sa amo ko, pahiram ako ng itong panglagnat. So, chinek niya ako, kinapakapa niya pa ako, tinignan niya ako, sabi niya, nga may lagnat ka. So, ayun nga, chinek namin is 38.9 ang aking lagnat on that night. So, sabi niya, kinabukasan ay magsuswab test tayo, sabi sa akin. So, on that time, 2 weeks na sila nagpa, kasi every week, sa totoo lang po, every week talaga, nagpapaswab test kami. Kahit ako eh, vaksinado na, nagpapaswab test pa rin kami. Ewan ko ba dyan, napraming na yung amo ko sa kaka, or addict na siya sa kaka-swab test, diba? Kasi nga, para din kay mama, sa lola ko dito. So, ayun, pagkakinabukasan, nagpa-swab test kami. Nagpa-swab kami. Eh, ayoko nga, kasi alam ko na kung ano magiging resulta. Alam ko na kung anong magiging resulta pag nag-swab sa ako. Kasi 2 weeks na akong hindi sumasama sa kanila. Sabi ko, kayo na lang. Kasi nagpa-vaccine naman na ako. So, enough na yun. Tsaka wala naman ang nakikita ng sign. Pero nung araw na yun, nung gabi na yun, nilagnat ako. So, hindi ko rin alam. So, pumayag na ako. So, nagpa-swab kami. Napunta kami dun sa public, yung pangkalahatan na PCR. Kaya lang punong-puno. Grabe, punong-puno. Pero ang sabi sa amin ni Lola, ni Tanda, sabi niya, doon na kayo pumunta sa private para at least mabilis natin makuha yung resulta nung akin. Kasi si Kordapya ay magpapaswab test din. So, ayun na nga, napunta kami doon. And then, sabi ni Kordapya, ako na lang ang magpaswab para at least kung ano man resulta sa akin, ganun din sa kanya. Kaya lang kasi, ang nangyayari naman kasi ngayon, sa panahon na to, kahit na kumadami kayo sa isang bahay, isa ang nag-positive, hindi naman lahat positive eh. Hindi naman nahawa. Imposible, di ba? So, sabi nila, hawa-hawa daw. So, ayun na nga guys, nagpa-swab test ako doon sa private hospital. Nagbayad kami. And then, so pauwi na kami, napag-isipan na naman ni Kordapya na sabi niya, ay magpa-swab test na rin ako. Pero, doon siya, nagpa-swab test sa pharmacy na may clinic. So, ayun na, nagpa-swab test siya, nagpa-swab test ako. Yung akin, inantay namin kasi ang sabi, 8 to 10 hours or 12 hours talabas yung resulta sa akin. Hindi talaga lumabas. Pero, nung pagka-uwi namin, nag-lunch ako. After ako mag-lunch, matulog ako. Nanginginig ako sa lamig. Umaabot na ng 40 yung lagnat ko. Nanginginig talaga ako. Di ba ang gulo? Ang gulo nila. Nakalagay doon sa kabila, infected ako as a COVID. Pero doon sa isang ano nila is not detected negative. Di ba kaloka sila? So, ayun, ang nangyari,
Ganun pa rin, ginawarantin pa din ako para safe, safe sa aming lahat dito. Lalo na kay Tanda, diba? At sa kanilang dalawa din. So, ayan, ang nakalagay dito is, diba ang gulo nila? So, parang, ayan oh, indicates, was detected on patient and considered as infected. As SARS-CoV-2. And then, nanghihingi sila and it clinically indicated to recommended to give second sample. Ayun nga, sabi na magpa-PCR ulit ako. So, alam ko na, pag ako'y sinwab test ulit, alam ko na talaga positive na ako. Pero, kasi nga, nilalagnat ako. And then, symptoms na talaga yon na COVID. Eh, hindi naman ang COVID naman ngayon. Ano ba yung ngayon? Omicron. Omicron ba yan? Parang trangkaso lang naman eh, di ba? So, sabi ko sa amo ko, gusto na akong dalhin ng amo ko, mag-PCR ulit kami. Sabi ko, ayoko. Bahala kayo dyan. Ayoko. After 1 week, ako magpa-PCR. Diba? After 1 week or 5 to 7 days, sabi ko sa amo ko, hindi ako magpapaano. Sabi niya, bakit? Sabi niya, eh, nakalagay daw dun. Sabi kayo ko, pero kunarantin pa din ako kasi nga, ano pa din, nilalagdat nga, tapos yung mga symptoms, pero hindi naman ako inuubo or sinisipon. So, ito lang guys, ang masasabi ko, parang hindi na kasi kapanipaniwala na yung mga ganyan. Kasi ang amo ko lumabas yung kanyang resulta is 3 AM, negative siya. Matala magkasama kami ng maghapon, maga, hanggang sa nag PCR kami dalawa, magkasama kami sa sasakyan, diba? So hindi na natin malaman, napapraning na lahat ng tao sa pandemyang ito. Pandemic na ito na may mga Omicron, may mga ganyan-ganyan, may mga ganyan-ganyan. So guys, opinion ko lang, dapat pa ba natin paniwalaan ng mga ganito, ganyan-ganyan? Although, may mga symptoms, katulad sa akin talaga naman na nilagnat talaga ako. So parang sa normal lang natin na nagkakasakit tayo noon. Wala pa tong COVID na to. Iba, nagkakasakit naman talaga tayo ng ganito. Pero, sa bahay lang tayo. Although, minsan naghahawa-hawa tayong mga pamilya sa bahay. Pero, not na ganito, di ba? So, guys, anong opinion nyo sa mga ganito? Di ba? Pero, inaanarin nila na positive ako sa COVID. Pero ayun, thanks God. One day lang talaga ako nagkalagnat, hanggang sa gabi, madaling araw, nilalagnat ako. Hanggang kaninang umaga, nilagnat pa rin ako, pero hanggang 38.5, 38.7 na lang, yung parang normal na lang. Pero doon ako nataranta nung umaabot ako ng 40. Kasi, so ayun guys, na-share ko lang sa inyo yung ganito. Kasi hindi naman kami lumalabas kami, pero nasa sakyan lang kami, tsaka sobrang ingat nga kami. Sobrang ingat kami sa mga labas-labas namin, pero 'di ba? Sa ano din, natatamaan talaga tayo ng ganito. Ganitong sakit. Pero alam ko, normal lang 'to. May nagsabi nga sa akin, "Ako, normal lang 'yan. Ano lang 'yan, lagnat laki lang 'yan." Lagnat laki lang 'yan. So ibig sabihin, lalaki pa ako. Hindi ako tatangkad, kundi tataba pa. Pero ayun, na-share ko lang sa inyo guys, kasi para at least aware naman tayo sa mga ganitong pangyayari na nakalagay negative, pero you're infected. Diba ang gulo nila? So, tapos gusto pa nilang kumuha pa ulit ng aking isa pang second swab test para ano, para talagang ilagay na, positive na talaga ako. So, ayun nga guys, para lang mailagay sa record ko na nag-positive ako, di ba? So, ayoko na nang ganun. At least yung aking record is tuloy-tuloy siyang negative. Pero alam mo, hindi siya pinasok dito sa aking
Al-Hussein tawag dito, apps. Kasi meron kaming monitoring dito na every time kung ano yung mga resulta nandito siya, makikita mo lahat dito sa apps na to. Sa lahat ng mga taga-UAE. Ayan, meron kaming ganyan. Meron kaming ganyan na apps dito. So, hindi siya pumasok. Hindi siya pinasok dyan ang aking resulta. Samantalang dati, automatic yan. Pag nilag-in ko yan, automatic nandyan na yung resulta ko ng PCR. Pero itong PCR ko, hindi pumasok. Hindi ko alam kung ano nangyari. So, ayun nga guys, na-share ko lang sa inyo ang aking, ang ating naganap ngayong week na to na napaka saya. Kasi at least nakapagpahinga din ako. Ayan, so worry din yung aking mga amo dito. Ayun, inalagaan din nila ako. Ayan, thank you so much din sa aking kaibigan dito na nurse sa kabila. Ayan, nagdadala sa akin ng food. At syempre, nag-haano din sa akin. Nag-care din sa akin. Ayan, thank you so much guys. Na-share ko lang sa inyo para maging aware tayo sa mga ganitong pangyayari. At mag-ingat-ingat lang din tayo. Kaya lang kasi kahit anong ingat, sobrang ingat natin kung talagang ibibigay or magkakaroon tayo ng ganitong sakit, darating talaga yan sa atin. Kaya, ayun guys, na-share ko lang kita yung Chang Ami Perez, nagsasabi ng keep safe everyone!